Okay guys, andito naman si Macnex. Gagawa tayo ng isang episode. Ito sa tunay na buhay na naman tayo, no? Kasi sa sinabi ko na nga na itong kwento dito, itong mga topic na didiscuss natin dito ay umiikot lang. Kasi tunay na buhay nga, ibig sabihin, sa buhay lang umiikot. Parang plakang sira na pabalik-balik na yung issue, pero nangyayari. Parang alam mo na yung, kumbaga alam mo na yung kasunod. Parang anticipated na yung anong mangyari, natutuloy pa rin. Ibig sabihin, parang namimimbro ka sa kamuhat mo na hindi mo naagapan. So itong pag-usapan natin ngayon ay itong tungkol sa magandang titulo nito. Hanggang pwede pa, isagad mo na. Yan, diba? Hanggang pwede pa, isagad mo. So ito, nakikita natin yung balik tayo dito kasi itong issue na to parang napansin ko, kaya napapasalamat na sa simpleng channel ni Macnex, maliit na channel, walang masyadong mga flowering, ay meron ding mga subscriber pa rin natin na pinaglaanan ng kunting panahon na makikinig sa mga tunay na buhay natin na hango sa totoong nangyari. Na wala tayong dinagdag, walang binabawas. Kung may dinagdag ba lang ay yung mga pangpadagdag lang sa kulay, kumbaga parang ricados lang na babagay naman sa channel natin, na simple. So ito ang topic na pwede nating pag-usapan ngayon, tungkol dito sa isagad muna hanggang pwede pa. Bakit kaya naging isagad muna hanggang pwede pa? Kasi ito nakikita natin, yun na kasi ito'y topic muna na naka-focus doon sa mga kaedad natin, medyo mababa kunti sa atin, at saka yung senior sa atin, no? So bakit sabi ni Macnex na yung kinukompleto dito to yung balanced life, eh? Kumbaga ba? Isa dito kasi yung balanced life. Bakit hirap i-balance life? Dahil isa dito yung pag-maintain sa lifestyle mo, eh. Kung ano ka na ngayon, yun ang nasabi ng kabaro ko na may edad sa akin, mataas ang pisyal din, nasabi na, Macnex, wala, my friend, walang problema kung andito na tayo sa level nito. Pero ang problema dyan, paano mo i-maintain? So may sinusuportahan niya ng iba na kahit mga anak na nasa estado na ganyang level sa buhay, tinatanong mo, kahit sila nag-admit na hirap i-maintain. Kasi una nga dyan, nakilala na kayo na ganyan, eh. Ibig sabihin, yung pride, isa yan ang magiging mitsay na hirap mong tanggapin na ikay magkaroon ng fluctuation o reduction ng iyong assets o fame o kung ano-ano ang pagkilala sa iyo sa lugar niyo. Dahil sa kasagsagan ng kakisigan mo, kalakasan mo, mapursigi ka, nagkamal ka ng assets, which is yung assets na yon, pag hindi mo naabot yung financial freedom, pwede siyang unti-unting magkaroon ng reduction kasi mas marami ang butas palabas kaysa pinapasok. Ibig sabihin, mas anything papasok ay assets. Anything lalabas ay liabilities. So, unti-unti mong nagkaroon ng liabilities na posibleng matalo yung assets na papasok sa bulsa mo. Kaya yun ang isa dyan. Nakita natin yung mga makabagong generasyon ngayon. Sila'y aware na yung mga nakikita natin ngayon dyan, yung mga in-appreciate natin, may mga stable na trabaho, gumagawa pa ng mga side hustles, mga sidelines, pilit na pinagtibay, inalagaan, para who knows, someday, ito'y makatulong para sa hangad minimizing financial freedom. So ngayon, bakit nasabi sa topic ito na hanggat pwede pa isigal mo? Kasi yun nga, dapat yung mga ganong galawan, yung mapursigi tayo, yun, nasa late 20s, early, late 30s, early 40s, pwede pa. Pero pagdating mo sa golden years, 50 plus, which is
nagbibilang ka na kung sa isinta ka mag-retire, kung makaabot ka man, kung dito ka naman sa government, 55 pwede na. At saka, gano'n baka sufficient ang pension mo. So yan ang pagpipilian mo from 50, 51, hanggang 60, hanggang saan mo kaya. Pwede ka pa sa anong larangan ka. A, paano mo paghandaan? Yung sabi na at 50 kung wala kang ipon, anong gawin mo? Kung pa 60 ka, meron ka pang mga obligasyones na dapat maharapin, na tagal ikaw responsibilidad mo, so anong gagawin mo? Kung komplikado ang buhay mo, may chance pa bang ayayos mo? Para sa pagdating sa time na yun, na talaga ikay magre-retire sa active job mo, hindi ka lang sa pension na maasa kasi kukulangin, meron ka bang ibang mapagugutan? Kaya dito, itong topic to, yung sinasabi ko, isagad mo na hanggang pwede pa. Ibig sabihin, give in. Kasi iba-iba. Pwede ka pang, may iba na okay ang trabaho mo, kitaan mo, pero minsan yung sabi natin, lahat halos gamble, pag-aasawa gamble, pagpamili ng, mamimili ka ng partner gamble, magkaanak ka gamble, magpapaaral ka ng anak gamble, magdinegosyo ka gamble, lahat gagawin mo gamble. Halos, di ba? So ngayon, dalawin, kung nagpapaaral ka, natsimpuhan mo, na yung mga pinapaaral mo, anak mo, ay nagkaroon sila, maganda ang pananaw nila sa unahan. Kasi nasabi, depende daw sa training. Eh, hindi naman siguro, kaya may mga iba naman na, hindi, ang mga parents, parang wala lang pakialam, pero nairaos nila, kahanap sila ng paraan, nakahulag po sila. May iba naman na kahit anong apply mo ng stricto, talagang hindi. Wala rin nakuha, wala rin, wala ibig, sinayang lang. Kaya, dumating sa punto na, ayon sa kasabihan, pag ikay binibigyan ng chance na ganyan, huwag mo sayangin, kasi there's no turning back, wala nang balikan. Pagdating ng panahon, edad, pagkakataon, pag iyay, nawawala sa'yo, hirap mo, ayos pa, kung ano ang pwedeng dapat, noon pa'y ginagawa mo. Kasi hindi lahat sabihin na may solusyon. Kasi kahit sa mathematics, yung mga ano ng mathematics, may mga problems binibigay minsan na hindi mo masolve dahil kulang ang given. Kulang ang data. Paano din sa buhay? Kahit paano mo solve yun? Solve ba rin? Kung sa palagay mo, wala ka ng resources. Wala ka ng makunan. Na-equipo o tools na pwede mo iayusin, kumpunihin ang bagay na dapat sana sa hindi pa dumating sa punto na ganun, beyond repair na hindi na pala maayos. Yung pwede pa sana na inayos na. Kumbaga, napula mo bago dumating sa puntong hindi na siya sa beyond repair o hindi na pwedeng ayusin. Kaya itong term na ito, yung hanggat kaya isagad mo, kasama na dito yung paano may balance ang buhay mo. Kasi sa nakita ko din, sa tag-try ko sa kabablog ngayon, yung mga kakilala ko, kabaro, which is unti-unti nagliwanag sa isipan sa mga papunta na dito. O kasi sa 30 plus, 40, early 40s, wala tayo dyan eh. Kung mag-invest ka man, pero pag time na, nakikita pa. Physically, health, okay pa. Competitions, kakayahan mo, competency mo against sa mga baguhan. Hindi naman sa kalayuan ba yung edad mo kaya lumalaban. Pero habang nagkaroon na ng nag-aging ka na, mayroon na mga indications na nagkaroon na ng reductions of efficiency or kahit sa physical mo lang, tingnan ka. Medyo alarming, makapag-isip-isip ka, ano bang estado mo ngayon? Sa mga investment, isa, pagpaparal ng investment. Pagpaparal ay investment. Kung ang pinaparal mo, ay may ROI, may return of investment, kasi kahit hindi mo yan hinahangad, pero ito'y bumabalik dahil nag-i-invest ka, maganda ang pagka-invest mo. May chance ka na mapaaga, maluwag-luwag ang dating. Kaya kung hindi nasungkit yon, itong 50 hanggang kaya pa ng katawan mo, maganda, mag-prepare ka na. Ano ang for the next 5 years, ano ka? Ano ang pwede mo pang magawa sa buhay? Kung palagay mo, paglingon mo sa kabila,
dito na side education wala makumapala nito dito sa mga tinatanim-tanim ko dito para mang kahit inabunuhan ko nabuta ng siguro ng hindi magandang panahon kaya naging ganito parang reject na reject ba to o kaya pa tong meron kayo siya parang tanim ba kung ang curve ng tanim puno bata ba ayusin mo lagyan mo na yung mga support braces pwede pa siyang maiayos pero pag medyo edad na yung kahoy lagyan nyo yung support hindi na po ano yan siya tutuloy na yan dito yung karo magkukurve yan kahit ano pang support ibigay mo kaya sabi ko kaya sabi, at depende din sa kahoy may kahoy na talagang straight may kahoy din kurba-kurba may kahoy na matibay kahit anong testing ng masamang panahon kaya niya mag-withstand nakatayo pero may mga kahoy niya malaki pag hampas kasi yung ugat hindi maganda kaya parang buhay ng tao kaya dito tayo kung pagdating admit natin sino man sa mga ka-level natin, iba-ibang larangan na medyo na-maximize mo yung larangan mo, nakita mo na. Darating ang araw, kasama na tayo dyan sa mga we are next in line na kumbaga, kung ipilit mo man, kung ang market value mo'y bumaba, hindi ka na, parang ganun ba, kung ito'y class A, class B, pasok na. Pagdating ng araw na magiging bilas, class A, class D, kaya ibig sabihin, pwede ka pa sa ganitong larangan, pero doon ka na sa mga kumpanyang pipitsugin. Doon ka na sa mga kumpanyang tatanggap ng mga kumbaga biyan, wala. Dilapidated na. Ibig sabihin, ganito kasi yan. Pag ikay pumasok sa isang standard malaking kumpanya, marami niya mga ano kumbaga qualifications. Ito sa manpower nito, ito ba sa equipo, may mga surveyor inspection, pasok ka pa ba sa standard? Kung hindi ka napasok sa requirements, kasi isang mag-justify dyan, yung insurance issue. Pag hindi napasok to, itong mga equipong ito, itong compliments na to, hindi na sila ahiyang para dito. Kumbaga, tanim ba? Medyo may mga diferensya na. Hindi ka ilagay doon sa magandang binhi. Kasi itabi doon ka sa medyo para maibinta ka pa man mura. Pero ito sa mga class A, class B, class C, pwede pa to. Ito mga class D, class E doon ngayon. Pwede ka pa pagtsigaan, pero with regards to, hindi ka na makatanggap, hindi ka na makapagpili, or mamili kung anong klaseng tanggap. Tanggapin mo na lang kung ano, nararapat base sa quality mo. Kumbaga, quality ang pinag-usapan. Pwede ka pa rin to make amends or parang pang magamit lang, at least pwede ka pa doon. Kaya makikita mo. Kahit sa larangan siguro, kahit dito sa larangan namin, pagdating, ito nakikita ko, pagdating ng panahon na namamuti na ang buhok at medyo nagbago na ang physical appearance, makikita mo na sila. Andoon na lang sa mga pipitsuging agency at naghahanap ng pwede pang makapag kahit paano pag-relibo, kahit maliit lang ang bigayan. Kasi time na doon pa sa kasagaan na nila, hindi nila na preparasyon, nagprepara man, pero dumating sa punto, may mga trials, test of time, na hindi na siya ang nakapag-tibag doon sa pundasyon na pilit mo sana, or ginawa mo para sa pagdating sa panahon na mag... Kasi metal nga, may metal fatigue, may lifespan. Lifespan mo. Diba? Kaya,
Iba, dapat sana yung mga edad niyo, sir, papahinga na. Ano na, pero bakit andito pa kayo? Kaya yung kasabihan nga, bakit pa dito? Kung financial freedom ka, ba't andito pa? So, ibig sabihin, lahat ng mga hanggang nagkaedad, andito pa sa larangan. Risgo, matrabaho. Sabi na, wala, nag-i-enjoy lang. Huwag ka maniwala. Hanap buhay yan. Hindi yan. Ang totoong nag-i-enjoy doon sa lupa. Bit-bit mo yung aso mo. Hapon, painit ka. Sikat ko ting araw. Kapi-kapi ka sa atin. Tingnan ka sa magandang tanawin. Kung gusto rin manood ng barko, pag pwede madaan lang. Bakit ka pupunta pa doon? Nagpapatintero ka pa sa risgo. So, ibig sabihin, hanap buhay. So, dito, kaya sinabi natin, hanggat kaya pa i-maximize mo. Tama yung ginawa ng mga nakita natin kabaro natin o iba dyan. Kalibir natin na pag baba nila, makikita mo. Iba na ang happy. Happy sila. Isa sa mga pwede natin gawin. Kung may great blessings, share, makipag-kumpul-kumpul sa mga kamag-anak. Magandang kwentuhan. Kasi maganda kasi dito. Pag ikay nakabakasyon, nakababa, kalimutan mo ano ka sa trabaho. Pagdating mo, makipag-alayan ka sa kanila, yapusin mo sila, yakapin mo sila. Dahil di mo alam, bukas, makalawa, sa ano ang sunod na mangyari. Andyan pa ba sila o andyan pa ba ka? So, kaya, gawin na. Sa mga ganitong pag may time, yung sinasabi natin balance life, kung makaya lang natin, hanapan natin para. I-enjoy natin. Totoo yan. Kahit saan larangan. I-enjoy kasi huwag ka na mag-isip. I-stress mo sa sarili mo. Hanap ako. Acid. Kasi para saan? Kasi mag-next, yabang-yabang mo naman, wala kang ipon. Habang ang ipon, bigyan ng time. Kasi i-consider mo, ano ka na ba ngayon? Saan ka na ba na-level? Ano pa bang ipoprobo sa sarili? Competition? Alam mo. Bonus ito. Swerte na ito na ikay na kaedad. Tinawagan ka pa. Ikay, may kumpara sa mga bagong henerasyon. Mga bagong aspirant. Dito ka pa. Ibig sabihin, may asim ka pa. Diba? So, yun na. Isagan na habang pwede pa. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa kung kulang tayo sa ipon, mag-ipon ulit, mag-ipon para sa next 5 years, pati sa sarili natin. Reward sa sarili natin. Every time na kaya pa nating mag-servisyo sa ganitong trabaho, every time makababa, kalimutan mo yung risgo, yung exposure, makipag-salamuha, makipaghalubilo, kung may kunting blessings, mag-shares, ipadama, iparamdam na hindi tayo nag-iisa. So, yung mga pride natin, yung mga sinasabi natin na i-maintain mo, sarili na natin niluloko, i-maintain ko itong ganito ako, hanggang saan, hanggang kailan. Wala kang contentment, nakipagpatintiro ka, para saan? Para kanino? Sinong para saan para kanino? Kung isip mo, sisikat ka. Isip mo lang yan sa paningin ng tao. Ang totoong binabasihan ng tao, kung ang tao ito totoong masaya. Paano ba yung totoong masaya ang tao? Magawa mo yung gawin mo dapat. Na i-contribute mo sa society. Sa religious belief mo, part yan. Balance yan. Paano kung religious belief mo sa salita, pero sa gawa, na ipakita ka na happy yung paligid mo sa Ginoo, o baka sigurista ka. Diba? Kasi sabi ka, ang pera, ginagawa para gastusin. Pero meron man sabi, depende sa paggastusin. Kaya, sabi natin, pera lang yan. Hindi mo mabibitbit yan. Hindi nga. Pera lang yan, pero sa totoong buhay, in reality, pag wala kang pera habang buhay ka pa. Kung wala ka, kasit atin mo. Kung wala kang kakwinta-kwinta habang buhay ka pa, sa palagay mo, dapat ka pa bang andito?
Yan sa totoo nito. Kung wala kang silbi, kung wala kang ginagawa, kung wala kang may pakita, kung wala kang value, wala kang part sa society, ang tanong, bakit andito ka pa? Diba? Sinasabi natin sa Biblia, lahat ng mga bagay na hindi ginagamit, kunin niya. Ibig sabihin, dapat magamit tayo. Kung anong meron sa atin, anong binigay sa atin, gamitin natin. Para saan? Diba? So, yun ang kasabihan. Isagad na habang pwede pa. Kaya dito, sa MacNex Channel, lahat na isyong tinatalakay, hango sa tunay na buhay. Binabasihan ang nasa paligid mo. Hindi tayo gumagawa, naglalaro sa isipan, isang fiction na kwentong barbero na wala kang facts na i-support. Dito, matanggap tayo, istorya ko, istorya mo, istorya nila. Dito sa MacNex Channel, pwede nating buuhin at maging gawing ehemplo o basihan sa iba na hindi pa nakadaan. Okay? Maraming salamat. Isagad na habang pwede pa.